Dahil sa dami ng mga nais magpabakuna, gagawin ng 24 oras ang COVID-19 drive-through vaccination sa Quirino Grandstand sa Manila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ito ay dahil sa haba ng pila ng mga sasakyan sa unang araw na mga gustong magpa-booster shots. Dito. But I'm happy na tumugon kayo sa panawagan ko na magpabakuna tayo, proteksyonan natin ang ating sarili. And thank you for trusting the City of Manila. Now, the good news is as of 11 o'clock, out of 300 vehicles na target, no, 240 vehicles na. Now, this is only 3 hours. So if we target 300, we can go bigger and better. So para walang ma-frustrate, yung mga ilan, no, first day naman ngayon, ano, huwag kayong magtatampo, habaan lang natin ang pasyensya natin, pero palalakihin pa natin ito kasi as you can see, 4 lanes hanggang ngayon, mahaba pa pila. Ibig sabihin talaga maraming gustong magpabakuna kung saan sila komportable. Bukas anya ang drive-thru mula araw ng Lunes hanggang araw ng Linggo. Tiniyak pa ni Moreno na may sapat na supply ng bakuna ang pamahalaang lungsod. Wala na rin anyang limit kung ilan ang sakay sa mga sasakyan na mga gustong magpabakuna. Bukas ang drive-thru kahit sa mga hindi residente ng Manila. Makikita mo ang billing ko kahapon mga 4 to 5. Pero kanina na random ko yung isa 6. So okay lang 'yon. Kahit mga truck, basta kasya sa tenda. Oh. Promise, kahit truck kasi no nagbabakunahan ng first dose, second dose dito mga delivery trucks eh. Yung help dumarating dito eh. Kaya yakapin naman natin kahit sino, mahirap, middle class, mayaman, kahit sino. Ngayon, kung alimbawa sila pamilya, magkaka-opisina, welcome naman sila. So, baka lumaki pa tayo. Kukonsultahin ko lang yung MDRRMO, sila yung tumitira eh. Siyempre, kailangan ma-abisuhan ko muna sila. Kung meron sila suggestion to be better our services, then so be it. Dahil sa dami ng mga nais magpabakuna, naniniwala si Moreno na hindi na kailangan na magbigay ng insentibo para mahikayat ang hindi pa nagpapabakuna. Huwag kayo nagpapaniwala kay Marites. Na huwag magpabakuna. Tapos magrarally-rally pa kayo. Naku, Diyos ko. You're doing harm than good. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga lip service. Mga para kayo bakunan, incentive. Huwag po. Ang mabuting mamamayan ay sumusunod sa alituntunin, nagiging responsable sa sarili niya, nagiging responsable sa pamilya niya, nagiging responsable sa komunidad niya. Yun ang isang pagiging mabuting mamamayan. At hindi ka makakapamuhay sa mundong ito nang para sa sarili lamang. O, kailangan mo makipagkapwa-tao, kailangan mo makiisa, kailangan mong tumugon, at kailangan mong umaksyon. So, be responsible. Ngayon, kung halimbawa, ayaw nyo magpabakuna, o stay home kayo. Wala namang masama, at least maalagaan kayo ng inyong mga mahal sa buhay sa loob ng bahay. Diba? Kasi kawawa naman, ito tingnan ninyo ito. Maniniwala ba kayo may alas 4 ng umaga pumila na dito? So nagtyaga. Alas 4 ng umaga, nagtyaga, nagpabakuna. Diba unfair sa kanya yon? Yung taong pumila, nagtyaga, nagproteksyon, nakinig, sumunod, naging responsabling individual. Tapos, bibigyan pa natin ng bonus yung tolongges. Bibigyan pa natin ng bonus yung matigas ang ulo para maling gobyerno yata yon. Para sa akin, ha, yun ang opinion ko. Mali ang gagawin ng gobyerno kapag hinihikayat ng isang ahensya ng gobyerno na bigyan ng bonus yung matitigas ang ulo. Ang binibigyan ng bonus, yung mga masusunurin, yung mga mabubuti. Ilan sa mga nagpabakuna ay pumila ng alas 3 ng madaling araw. Tapos na kayo, ma'am, sir? Anong oras kayo pumila, ma'am? Alas 3 po. Alas 3? Alas 3. Pang 5 na kami nun. Mababalamitan. Ano pakiramdam, ma'am, na meron na kayo mga booster shots ngayon? Sabitana po, sabitana. Para makakalabas kami, okay lang na. Sila. May hirap pag wala eh. Okay. Sa kabila ako. Galing pa kayo saan, sir? Malabon, ma'am.
Bakit po kayo dito pumila? Dito kasi madali, mabilis, gawa ng kailangan sa trabaho. Ano po trabaho nila, sir? Seaman po. Seaman po. Oo. Anong oras pa kayo pumila dito, sir? Wala pang 3 o'clock. Mahirap po ba? Hindi naman mahirap. Mabilis lang naman. Pumila ng maaga. Ikaw lang mag-isa, sir. Wala kayo kasamang mga kapamilya. Wala kasi bago pa lang sila naturukan eh. So, ako lang muna. Ikaw pala ang qualified sa booster shots. Anong pakiramdam, sir, na ngayon ay magpapaturo kayo ng booster shots nyo? Mainam gawa nung makaiwas tayo sa may protection tayo sa COVID-19. Ayon kay Moreno, hangad niya na mabuhay ang bawat isa at makaligtas sa COVID-19. Pagtitiyak ng mayor, itutuloy, palalawakin at pahahabain pa ang pagsasagawa ng bakuna para matiyak na mabibigyang proteksyon ang bawat isa laban sa virus. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.